Hi mga kayamyam! Kumusta? Mga kayamyam, for today's ganap, pag-uusapan natin ang mga tips para mag-survive sa college ang isang estudyante. Siyempre mga kayamyam, ang college life ay ibang-iba na compared sa high school life. Madami ng challenges na mas mabibigat, kailangan ng effort at kailangan ng time, makakaharap ka ng mga terror na professors. Siyempre, lahat ng ito ay pagdadaanan. Ito ay bahagi ng proseso upang kayo ay magtagumpay. At siyempre, bilang instructor sa kolehiyo, nararapat lamang na magbigay ako ng mga tips at tamang paggabay sa mga estudyante upang masurvive nila ang kanilang kurso. Tara, start na natin! Una, value your time. Siyempre sa kolehiyo ay dinidevelop natin ang mga future professionals. You have to learn to value your time. Sa unang araw pa lang, kailangan pumasok ka ng maaga. Hindi na to tulad ng high school na first day pa lang, umaabsent na tayo. Sa college, first day pa lang, madami nang dinidiscuss ang mga professors at instructors. At syempre, maging sa pagpasok nyo sa inyong mga subjects, dapat maaga kayo. Bilang isang instructor, ayaw na ayaw kong nalilate ang mga estudyante sa klase sapagkat marami ang mga lessons na hindi nyo matututunan. Kaya kailangan maging professional na kayo sa inyong college life. Start professionalism, okay? Pangalawa, maging wise spender. Hindi ibig sabihin na naka-enroll kayo sa State University ay magiging magastos na kayo dahil walang bayad ng tuition. Siyempre, kahit na binibigyan kayo ng allowance ng inyong mga magulang, kailangan nyo pa rin tipirin ito sapagkat may mga expenses din kayo tulad ng mga laboratory activities. Bibilhin nyo ang mga materials. Siyempre, yon ay nangangailangan ng halaga na dapat pag-ipunan. Kung gusto nyo ding makaipon, maaari din kayong mag-part-time job. Pwede kayong maging student assistant or tutor or pwede rin kayong pumasok sa mga fast food. Sa pamamagitan ng inyong sahod, makakatulong iyon para kayo ay makaipon at para mapaghandaan at ma-enjoy nyo ang inyong bakasyon. Dapat hindi lang kayo wais sa paaralan, wais din kayo sa inyong pera. Okay mga kayamyam? Pangatlo, kailangan find your clique. Dito sa college, para mag-survive, kailangan nyo ng mga tao o grupo na sasamahan. Humanap kayo ng mga totoong kaibigan na magmo-motivate sa inyo at makakasama nyo through thick and thin or sa hirap at ginhawa na nararanasan nyo sa college. Makakatulong ang mga kaibigan nyo para malampasan nyo ang mga challenges ng inyong mga subjects, lalong-lalo na ang mga mabibigat na activities. Kinakailangan din maging mapagmasid sa mga bully at mga bad influence na magtuturo sa inyo na mag-party-party kahit na may klase. Kailangan nyo silang iwasan mga kayamyam para matapos kayo. Tandaan nyo, ang inyong goal ay matapos ang inyong pag-aaral o kurso sa kolehiyo. Pang-apat, makipagkilala at kilalanin ang mga tao sa paligid. Ang sikreto dito ay makihalubilo at maging magalang sa mga tao sa paligid tulad ng gwardiya, Xerox lady, mga nagtitinda sa kantin at kinakailangan din alamin ang iba't ibang offices ng inyong paaralan. Makakatulong ito kapag may problema kayo, makakatulong sila
sa paglutas ng inyong mga challenges or suliranin na nararanasan. At syempre, makakatulong din ito upang lumawak ang inyong network sa loob ng paaralan. Panglima, face your fears. Ang isa sa kinatatakutan ng mga estudyante ay ang pag-upo sa harapang bahagi ng klase. Ito ay makakatulong upang makilala ka ng inyong mga professors at iyong mga instructors. Magbibigay din ito ng daan upang maka-establish ka ng rapport sa iyong mga teachers. At syempre, isa sa mga dapat nating pagtagumpayan o mga challenges ay ang mga mahihirap na subjects. Kailangan mag-review tayo sa mga subjects na ito, lalong-lalo na kapag may recitation. Kailangan nating i-improve ang ating communication skills. Because if you are the best speaker in the group, you can get the best things in this world. Pang-anim, humanap ka ng tamang tambayan. Ito ay mga lugar na kung saan komportable kang mag-review or gumawa ng mga assignments. Tinatawag ito mga sweet spots. Kailangan humanap ka ng mga ganitong lugar na malapit lamang sa inyong tirahan upang hindi maging hassle sa pagta-travel. At dito, maaari ka rin makahanap ng mga kaibigan sa mga tamang tambayan na ito. Pang-pito, be a smart student. Dito, ang sekreto lamang ay mag-review. Mag-review ka sa mga paparating na exams at mga paparating na recitations. Pangalawa, kailangan din maging active ka sa mga organizations. Pwede kang maging officer or member ng isang organization na kung saan makakatulong ito upang ma-improve ang iyong sarili. At makakatulong din ito upang mapaganda mo ang iyong resume kapag mag-a-apply ka na ng trabaho. Pangwalo, mag-aral mabuti. Syempre, ang goal mo ay makatapos o matapos mo ang kurso. Kaya kailangan prepared ka sa inyong mga aralin, lalong-lalo na sa mga discussion with your professors and instructors. Dahil dito, if you really want to be ready to your future career, kailangan mapagtagumpayan mo lahat ng hamon sa bawat subject na meron ka sa kolehiyo. Siyempre, tandaan natin, knowledge is power. Kaya mga kayamyam, laging tandaan na ang college life ay hindi na biro-biro. Dito na mag-start ang iyong professional journey. Kaya kailangan prepared ka. Sana nakatulong ang mga tips na ito upang ikaw ay maging survivor sa college life mo. Hanggang sa muli mga kayamyam, see you and bye-bye!